pamilyar kayo sa Diamond Cutter, ang Diamond Cutter kailangan professional ka, skills ka. Apo, sir, kinakatok ba yan eh? Sa Diamond, dahan-dahan, using my cutter, no need, tunak na po. Ang gawin mo, kalsuhan mo ng stick, diinan mo lang both sides, on the spot, puputol ka na po. Ang maganda dito, sir, hindi lang diretsong putol. Yung cutter na pinopromote ko, sir, may abilidad na hindi kayang gawin ng diamante. Using my cutter, apo, kung creative ka, gagawa ka ng mga design. Yung mga picture frame, altar frame, aquarium design po. Sir, kung ano yung inungguhit mo, sa yung sinusunod po. Makakagawa ka po ng mga picture frame, altar frame, aquarium design po. Now, sir, ginamit mo sa glass, apo, dumating yung time, nagpa-tiles ka ng bahay mo. So, pag sinabing tiles, bibili ka ng another tools, another gadget, grinder machine po. Ang grinder, bukod sa mahal na, pag tumabas, maingay, mausok, maalikabok, gumagamit ka ng kuryente. Sa cutter ko, maintenance, mantika. Kahit anong klaseng oil, used oil, baby oil, cooking oil, basta oil. Opa, diba? Guhitan mo lang. Kapag naguhitan mo, walang ingay, walang usok, walang alikabok, wala kang kuryente na ginagamit. Kapag naguhitan mo, kalsuhan mo lang ng pako, metal kung saan ka nagtapos ng guhit. Tiinan mo lang ng palad mo, on the spot, puputol ka. Yung putol, ang linis eh, pulido, garantisado, walang makina na ginagamit. Ang makina, metalimet. Bawat tamaan, lapatan, binabawasan yung tiles mo. Gumagamit ka ng kuryente. Sa cutter ko, kapag nagkamali ka, pwede mong ibalik yung sukat. Walang bawas. Without clearance, allowance, and distance. Guhit lang yung ginawa mo, alignment lang po yung makikita mo. Kahit ibalik natin sa salamin, no? Opo, yung talas, kaya hindi kinakatok, maguhitan mo na yung kapraso, matumbok mo lang yung likod, pumuputol ka na. Pag tumama sa balat, hindi siya delikado po. Matalas lang yung talim, pagdating sa salamin, pagdating sa glass po. Ang price, mura na lang, 150 pesos na lang po. Sa 150 mo, kung bibili mo yan sa hardware, 200